Minsan sa buhay may makikilala ka na magbabago ng buhay mo. Ikaw yun, babe. Ikaw yung binigay sa akin ni God. I will always be thankful to Him kasi binigay ka niya at pinaramdama mo sa akin ang selfless love. Si Gobi muna bago ang lahat. And thank you for that, babe. Gobi, isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sekreto is the better half. Kaya nga ang tawag ay better half, hindi bitter half, hindi worse half, kundi the better half. Kaya siya, ito mo, magkahawak na ang kamay, hindi ko pa sinasabi. The point is, they have realized that in good times or in bad, in sickness or in health, for richer or poorer, till death do them part, two flesh becoming one, two hearts becoming one in the sacrament of matrimony. At kaya titiyakin ko, para walang annulment in the near future, titiyakin ko na ito'y nagagaling sa kaibuturan ng inyong puso at pinag-isipan ninyo. As all of you may know, I'm Gobi's best friend. Siya din po. Dalawa kami. We're Gobi's best friend. We met when we were 15 years old. And ever since then, mag-best friends na kami. Si Neil naman po, we met. He was actually being introduced as the boyfriend of his then ex-girlfriend. That is a very important detail of my story. You see, when I first saw Neil, I was very interested in Neil. He was really guapo. Yes, he had a... Yes, he was still in college. He had a long hair, very wavy. He's very silent, cool, laid back. Pero mysterious type. In short, na-attract ako kay Neil. Bali, stalker ako nun eh. In-add ko lang sa Facebook kasi maganda yung picture, gano'n. Add-add lang. Tapos nakita ko sa Sacred Heart. Sabi ko, parang in-add ko yun sa Facebook ah. Tapos yun nga, siya na pala yun. E di, chinat ko siya. Sabi ko sa kanya eh, hindi ka lang pala sa picture maganda. It's an extension of picture. Picture ni Gobi. Sabi ko, edi, medyo na-disappoint ako, hindi pala akong pakain niya. Pero, happy na din ako kasi I know Neil is good for Gobi. Kaya ako, kung mag-build ako ng hype, Gobi! Nagtatanong sa'yo yung pogi. Alam mo, kasabi mo yun. Chat mo, sige, subukan mo lang. Ang pogi nun, engineer pa. Then, hindi ko siya bet. Hindi ko siya gusto at first. Yun yung hindi ko din na-figured out kung paano ko siya nagustuhan or paano na-develop. Basta after nung meeting namin noon, nagte-text pa rin kami. Then nung nakilala ko siya lalo, parang doon nag-start lahat. Doon sa conversation, tsaka yung ugali niya. Sabi mo, very pessimistic.
itong si Nate. Pero ang sabi po sa kanya, pessimistic po, Father, pero siya ay pogi. Sabi mo ay siya ay stressful. Though stressful, ang sabi mo ay siya ay pogi. But anyway, Father, Neil is broad-minded and Neil is a very practical person. Very financially practical. At yun ang kailangan sa pagkakaroon ng isang asawa. Practical and financially broad-minded. Huh? Hi, babes. Napakabilis pala talaga ng panahon. Isipin mo, 28 years old ka na. Dati-dati lang, pinapaliguan kita, pinapalisan kita ng lambing. Wala pa masyadong diaper. Mahal pa ang diaper nung panahon yun. Ngayon, magpapamilya ka na. Sana yung ginagawa ko sa iyo, mga paglilinis ng bahay, pag-aayos ng iyong damit, sana gawin mo din kay Neil. At isa lang ang pangarap ng iyong ina, at siyempre ako, sana naman sa lalong madaling panahon, bigyan na naman kami ng apo. It's a boy. Medyo nakakaedad na rin ako. Sana abutan ko. When you feel numb, then feeling something feels alright. So I hurt myself on purpose to pass the surface of my life. Get anything wet enough and it's gonna sink. Down at the bottom, it'll get real hard to think. For information, ang nickname ni Neil at nickname na binigay ko kay Neil dahil ang tawag sa akin, nickname ko ay Tata. Ang nickname niya sa akin, Tutay. Ha? Tutay. Si Tutay. Okay? Tutay. Ngayon, another level ng buhay ito. Pagpapakasal, pamilya. Kagaya na sabi ni Nico, ha? Put God first. Okay? And then always communicate each other. Okay? Alam niyo naman ang pinagdaanan natin. Okay? Madalas pa na akong wala sa bahay dahil sa major ng trabaho ko. Yan, ganito tayo lahat. Mabot tayo sa ganito. Okay? So, good luck. Kayo dalawa. Dito lang kami ni mama mo. Parate, ha? Okay? Okay, dear Mare, first and foremost, I want to say congratulations not just on your wedding but on this successful event.
Alam ko lahat ng details nito was decided by both of you, and it actually shows you and Neil as a couple talaga. A mix of everything, full of love, full of compromises. The only thing I regret right now is not having him beside me, kasi I wanna show him the kind of wedding that I want to have as well. Well, anyway, ang mabibigay ko lang advice sa'yo is yung laging sinasabi sa akin ni Mommy pagdating sa kasal. Marry your best friend. Marry that person na lagi kang suportado sa lahat ng diskarte mo. And sa yung part naman, yung willing kang ibigay ang lahat, makasama lang siya. Kasi one day, sabi ni Mommy, iiwan din daw tayo ng mga anak, tapos kayong dalawa na lang ulit ang magkaungan. I saw that in my mom and my dad. I saw that from Tita Estela and Tito Rocky, Tita Arnie and Tito Ruben. Kaya naman siguro, after more than a decade, tayo pa rin ang magkakaibigan. Tapos, nung kanilang wedding mo, sobrang nagsugma talaga yung prepare kong speech, kasi with the vows that we gave to each other, pa-mari ito ngayon. Pact na talaga. Legit ang kwento mo sa phone. Talagang siya na ngayon soulmate mo. So, congratulations. Sa una, mainit pagkain. Kasal kayo bago kasal. Mainit pa. Pero darating ang panahon, after a few years, nandun yung parang hindi masyadong mainit na. So, I think advice ko doon, dapat maging friends din kayo, hindi lang lovers. Yung maging, pagka, kasi yung best friend mo, honest ka doon. Kung sasabihin mo sa kanya lahat. And then second one, si Lord. Dapat nandun siya. Siya ang center naman yung relationship. Neil and Gobi, I wish you all the best, and I wish you have a long-lasting life relationship, just like me and your mom, BFF. Thank you. Birthday ni Gobi no March 23, and birthday mo no April 20. The best gift to each other is the gift of self. Hindi ba? Ayong kiss. Amaya na po. The best gift is the gift of self. Sapagkat yun naman talaga ang utos eh. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong lakas, at ng buo mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa. Hawakan mo ang kamay. Katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong lakas at ng buo mong kaluluwa. Ito lamang ang mahalaga. Gobi, bukal ba sa iyong kalooban ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Neil na iyong pangamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Sa iyo, Neil, bukal ba sa iyong kalooban ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Gobi na iyong pangamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kayo ba ay handang arugayin at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Padre. Ayun, so first, congratulations, Kuya Bobby. And second, sabi ko lang, put God first, then everything will follow. And keep the love burning. Then, Gobi, gusto ko lang magpasalamat sa unconditional love na binibigay mo kay Kuya and sa family namin. Keep us an inspiration and motivator sa aming kapatid. So, Gobi, welcome to the family. Cheers! The moral of the story, what I've learned from these two, people should always consider to get to know a person regardless of how they physically appear. Kasi, if they hadn't, wala tayong kasal na sineselebrate ngayon. So, about the night, I would like to say congratulations, and I love you both, and I wish you a lifetime of love and joy. I could call my girl.
Kay Gobi, thank you. Yun lang. And alam na niya, thank you sa lahat. Sa pagtanggap kay Neil sa amin at sa lahat. Hanggang sa huli, nandyan ka pa rin. Di mo naman iniwan si Neil. Sana hanggang sa huli, yun pa, ganun pa rin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Anggapin mo lang si Neil ng buong buo. Yun lang. Neil, isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa'yo ko lahat na feel ang lahat ng first sa buhay ko. First sa pagiging nanay, first sa lahat ng tuwa at galak na binigay mo sa amin at sumunod yung mga kapatid mo. Sa lahat, ikaw ang kauna-unahan sa buhay ko lahat. Sana hindi mo malimutan kami ni Papa mo. Nandito lang kami. Alam ko, nasa mabuting kamay si Gobi. Alam ko kung kaano mo kamahal si Gobi. Laging sinasabi, magiging first sa buhay mo si Gobi. Sana kami ni Papa mo, hindi mo rin kami malimutan. Kasi ikaw lang talaga ang first sa buhay ko. Ikaw ang naka-first na nakaunawa sa amin ni Papa. Ikaw ang first na sumuporta sa amin. Alam ko yon hanggang saan mo ako kayang suportahan. Ano, pinaglaim ko na naiiyak siya. Kasi feeling ko ang tatay ko pala yun. Paki-tight shot din yung tatay ko. Gobi, inaalaga ko sa'yo ang mga aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinya sa kapakanan mo. Neil, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. At ngayon, sa harap ni God, ipinangangako ko, Neil, na sa araw na may sakit ka, gagamutin kita ng aking pagmamahal. Sa araw na galit ka, hayaan mo lambingin kita. Sa araw na nababalot ka ng lungkot, hayaan mo ako ang maging ngiti sa iyong mga labi. At sa araw na masaya ka, pupunain ko pa ng kasiyahan ng iyong puso. Babe, hindi ko maipapangako ang pagsasamang walang pag-aaway, pero may papangako ko sa iyo ang walang hanggang pong pagmamahal. We will build a home and soon a family of our own. Handa ako maging driver, bodyguard, photographer at kung ano pang kailangan mo akong maging, gagawin ko para sa iyo. May mga pagkakataon na dadating na I may not be able to give you everything you want, but I promise to provide you with everything you need hanggang kaya ko. I promise to stay with you in the good times and the bad. Hindi kita papabayaan at hindi kita iiwan. I love you and I can't wait to spend the rest of my life with you. Ano pa ang hinihintay mo? You may now kiss your wife.
Oh, babe,